Magandang gabi mga kapamilya. Noong nakaraang Pilipinas Got Talent Season 3, tumatak sa atin ang magkapatid na Jeff at Kurt Bringas. Hindi lang nila tayo pinahanga sa kanilang talento sa pag-awit, mas lalo nila tayong pinabilib sa kanilang di matatawarang pagmamahal sa isa't isa. Kuya, huwag nilang kaya. Di, kaya mo yan. Sige na. Nakabahan kasi ako eh. Huwag kakabahan. Baka hindi ko talaga kaya eh. Kaya mo yan. Aralin mo lang lahat ng chords. Tapos sundin mo yung sinasabi ko sa'yo. Kaya mo yan. Kinakabahan ako eh. Ano ka mo, anak? Kinakabahan ka? Ako, mami. Ay, anak. Kaya mo yan. Basta ang gawin mo lang, lakasan mo lang yung boses mo. Tulad na ginagawa ng kuya mo tuwing service. Huwag na lang, kaya. Kaya mo yan. O, sige na, mag-uumpisa na tayo. Ready ka na ba, Kurt? Oo. Oh, si Kurt ba ngayon ang kakanta sa service? Opo. Dapat kasing galing mo ang Kuya Jeff mo, ha? Eh, napakaganda naman kasi nitong boses ng panganin niyo. Ako, eh, kanina pa humawang mamala, di sa nalay. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. This is tumayo po tayong lahat upang mabigay ng papuri sa Diyos. Kurt! 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 Kurt, sana hindi ka na lang tumakbo kanina. Tumuloy ka na lang sa pagganta. Ayoko na pag-usapan yan. Okay lang kung nagkamali ka eh. Kasi nung tumakbo ka pa, ilala ko mas napahiya. Sinabi na ayoko na pag-usapan yan eh. Eh, ba't ka sa akin nagagalit? Wala naman ako kasalanan ah. Kayo'y nagkamali. Di ako. Kulit mo ah! Ano? Oy, oy! Tama na yan! Tama na yan! Ano ka? Tama! Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na ayoko nagsasakitan kayong dalawa? Eh, si Kurt po yung nanguna eh! Sumisigaw. Eh, bakit pinatulan mo? Dapat inintindi mo na lang dahil mas matanda ka sa kanya. Basta alam mo ang tama. At ikaw, Kurt, dapat hindi mo pinapatulan ang kuya mo. Mas matanda siya sa'yo. Dapat iginagalang mo siya. Eh, sinisisi niya ako eh. Napahiya na nga ako kanina eh. Dapat po kasi hindi niya na lang ako pinilit kumanta. Eh, di ba ikaw naman ang magaling para sa lahat ng tao? Kurt, ayoko nang minamaliit mo yung sarili mo, ha? May mga bagay na mas magaling sa'yo ang kuya mo. Pero sigurado ako na may mga bagay na mas magaling ka kaysa sa kanya. Ayokong nagkakaroon ng inggitan o kumpetensya sa inyong dalawa. Ha? Dapat nagsusuportahan kayo. Nakakainis man, dapat unawain nyo at tulungan ang bawat isa dahil magkapatid kayo. Ganyan talaga dapat ang magkapatid. Nagmamahalan. Dahil sa huli, dapat kayo pa rin ang magkakampi. Sige, magkamay kayo. Sige na. Magkamay kayo. Sige na. Kuya, good luck ah. Kaya mo yan. From Poppings, Mommings, and Kirk Bopping. Tawa na mga tawa.
Andiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Halika na, ikaw ang first contestant na. Sige, susunod na po. Ikaw ang unang contestant. Halika na. Pringas! Halika na, ikaw na lang inaantay. Ano ka ba? Bilisan mo! Welcome to the 1996 Division Academic Meet here in Digo City. May we call in our contestants for our first competition. Again, the word is dormitory. Okay, you may now face the board. Timer starts now. Time's up. Contestants, pants up, face front. Contestant from Magsaysay. Magsaysay Elementary School. Come on, time's up. Time's up. Face front. Okay. Let me see. Oh, it seems like Bansalan has the most number of words. Natalo si Jeff sa contest noong araw na iyon. Pero hindi na niya nakalimutan ang babaeng kanyang nakalaban kahit hindi na niya ito nakita. Hanggang sa lumipas ang isang taon at lumipat ang kanilang pamilya sa ibang bayan. Wala-walaan ng tubig eh. Saglit! Liga dito. Jeff! Jeff! Kurt! Oy, tama na yan o! Darating ng mga bisita natin. Sige po, Mami. Pasampasan na kayo. Opo, susunod na po. Yeah! Tao po! Ah! Ay, sorry. Sorry ah. Sakit. Ay, sorry ah. Tulungan lang kita. Ah, pasok, pasok, pasok. Sorry. Isa lang kayo sa bahay namin. Isa medyo may edad na. Marie! Oh. Anak! Bakit? Ano nangyari sa'yo, ha? Jeff, ano nangyari dito, ha? Ha? Opo, okay lang po. Ah, nasakta ka ba, eh, ha? Hindi po. Oh, kayong dalawa wala talaga. Ka harutan kayo ng harutan. Okay lang po. Tingnan nyo, nakasakit tuloy kayo. Ay, okay lang. Okay lang, ganyan talaga mga bata. Ah, sandali. Ellen! Ellen, nandito na mga bisita natin, oh. Ito nga pala ang asawa ko, si Helen, si Lina, at si Bert. Kumusta ko, Helen po. Ito naman mga anak ko. Ito nga pala si Maria sa kasi Wawi. Hello. At ang pamangkin po namin si Jenny. Ito naman ang mga anak namin. Itong panganay namin, si Jeff, ito si Kurt. Mukhang mababait naman yung mga anak niyo, Pasto. Oh, siyempre, kanina na po magmamanay, di sana. Ay, siya nga pala. Ito para sa inyo. Ay, pagkakasalamat sa kayo. Maraming salamat. Yan lang nakayana namin. Maraming salamat. Sigurado. Sarap na magkain na. Huy, kuya! Maglaro na tayo ng water gun. Uy, Bobby, sali ka sa amin. Luba? Ate, sali tayo sa kanila. Sige na! Hindi tayo pwede magbasa, Wawi. Pagagalitan tayo ni Papa. Oo nga, Kurt. Magdala tayo maglaro ng water gun. Awal. Kuya, bilisan muna, tara na. Arte mo, ha? Bakit ba ayaw mo maglaro? Dahil ayaw niya. May gusto ko pa kay Marie. May gusto ka kay ate ko? Ay, crush niya si Marie. Uy, si Marie, no? Nagilan niya ako ang dalawa. Siyan, di ko magkakang gusto dyan. Ay, hindi ka pala gusto, ate. Halika na nga, Jenny! Tulungan natin sila, mama. Jesus. Tuloy. Galit sa'yo. Lakas mo ko sa. Mo, ba't di ka pa natutulog? Kuya, sorry na. Pero totoo naman na crush mo si Marie, di ba?
Eh, ba't mo pa sinabi sa harapan niya? Tuloy, tiyan mo lang yari. Galit siya sa akin. Sabi mo kasi kanina na hindi ako magkakagusto sa kanya, no? Pabawi na lang ako. Gagawa ko siya ng kanta. Gagawa ka ng kanta? Kuya, gagawin mo to. Luluhod ko sa harapan niya sa loob ng isang linggo para lang mapatawad ka niya. Ba, sa akitin mo lahat ng bundok para lang sa kanya? Sus, eh wala namang malapit na bundok dito sa atin eh. Oo, basta lahat gagawin ko para di na siya magalit sa akin. Para bati na ka ba eh. Akin lang ngayon. Susulit ako na punta. Yan lang ito, nakita ang ganyan ha. Siya, oh. Kuya, tara na. Kinakabahan ako, eh. Tiya, nais na. Bilis na. Ayos na ba ako? Oo. Ayos na yan. Kanina mo pa tinatanong yan. Wapo na ba ako? Oo nga. Hindi na, huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Ate, sinakor to. Anong ginagawa niyo dito? Hey, Marie. May gusto sana akong... May gusto sana akong sabihin sa'yo. Every morning I wake up, I see you. Smiling at me, and every time I feel alone, I feel you right beside me. Please, tuloy mo. Ba't ako? Ikaw na lang. Ikaw na, sinimulan mo na yan eh. Kaya ako pumunta dito, Marie. Kasi gusto ko mag-sorry. Tama si Kurt. May gusto kasi ako sa'yo. Crush kita, Marie. Ayun! Nasabi din! Sigilan niyo ako. Sabi mo din pala eh. Papatawad mo ba ako? Depende. Pag may nakita akong shooting star mamayang gabi, mapapatawad kita. Ha? Eh kung hindi mangyari yun? Eh di sign yun na dapat hindi kita patawarin. Halika na nga! Bira lang ang shooting star. Kaya nga, imposible yun. Matulog na tayo. Hindi pwede. Kailangan makakita ko ng shooting star ngayon. At pag hindi nakita ni Marie, at least nakita ko. Wala pa rin siya lusot. Eh, paano kung hindi siya maniwala? Hindi sasabihin ko, nakita mo rin. Hindi maniniwala siya sa akin. Kaya, idilat mo yung mata mo. Aray. Tulungan mo na ako. Alam mo, kuya, believe din ako sa'yo eh. Hindi ka pa rin sumusuko. Ako, pag nagkagusto ako sa babae, gagayahin kita. Pero, bakit? Ba't di ka tumugtog kanina? Tsaka, ba't di ka kumalta? Kaya mo naman yan eh.
Hindi naman ako marunong. Hindi marunong. Tumutugtog ka pag tayong dalawa. Sabihin mo di ka marunong. Eh, hindi naman ako kasing galing mo. At saka, pagtatawanan lang ako nila. Shooting star! Yes! 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 Yay, napatawan na ako ni Marie! Yes! Woo! Woo! Yay! Aray. Nakita ko! Nakita Aray. Ko! Aray! Kuya! Aray! Aray! Uy! Talika! Aray! Kuya, para kinukuryente yung... Tara! Ako! Uy. Aray! Papis! Papis! Nakita ko! Papis! Papis! Sigurado bang okay ka na? Ayos na po ako, Ma Mings. Huwag niyo na po akong alalahanin. Baka nga napagod ka lang kanina, kalalaro mo maghapon. Ang gusto ko bukas ha, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Ma Mings? Kurt, makinig ka sa Ma Mings mo. Okay na. Yan ba okay? Hindi na muling sumakit ang paa ni Kurt pagkatapos noon, kaya inakala ng kanyang pamilya na dala lamang ng pagod o bugbog ang nangyari sa kanya. Tuluyan namang niligawan na ni Jeff si Marie at naging masugid siyang maniligaw hanggang sa tumundong sila ng kolehiyo. Adam! Adam, sandali! Adam! Ano ba? Habol kayo ng habol. May delivery pa ako. Eh, ba't kasi ang aga niyo naman nagsara? Manang, ubilang ko na rosas. Un. Kapasensya na eh. May-ari na niyan eh. Manang naman. Sige na ho, kailangan ko lang talaga. Pakinggan niyo ako ha. Itong kapatid ko, 6 na taon na ito naliligaw. Ngayon kung wala pa siyang dalang rosas mamaya, baka tuluyan na siyang basta din. Kaya sige na please, Manang. Sige na naman ho. Sige na nga. Pero konti lang ha. Oo, promise. Kita mo? Dati nagpapapak lang ako sa lamok para sa'yo. Ngayon, buwis-buhay na ako. Makabili ka lang ng bulaklak. Loko-loko ka talaga. Bala pang may action star, siyempre. Oh. Oh, Jeff, kumusta naman ang pagkanta-kanta mo? Ayos naman po, Tito. Nakatulong po yung kinikita ko sa pag-aaral ko. Nagbibigay sa amin yan. Oh, pakinggan anak, Jeff. Maswerte kami sa batang yan. Kaya naman sa lahat ng mga manliligaw nitong anak kong si Marie, itong si Jeff lang pinapayagan namin makapasok sa bahay namin. Eh, botong-boto kami dito sa anak nyo eh. Diba, no? Oh, Ate Marie, narinig mo yun. Boto naman pala lahat dito kay Utol eh. Ba't ba kasi ayaw mo pang sagutin to? Oo nga, Ate Marie. Kuwawa naman, oh. Eh, baka naman kasi naghihintay pa si Ate ng sign sa mga alitap-tap. Kailan ang sagutin si Kuya Jeff? Wala na ako palang inumin. Uwan naman po muna ako sa taas. Oh, sige, sige. Masarap nito, ah. Sino ba nag kain lang. Si Helen. Nabentay. Hindi ko nga alam eh. Gusto mo pustik lang ito. Sige. Uy. Kaliwaan tayo. Uy. Mabigat pala siya. Nakain, ah. Sige po. Marie. Pasensya ka na sa mga yun, ah. High school pa lang tayo. Yun ay hirit ng mga yun sa atin eh. Oo nga eh. Alam mo, walang araw na lilipas na hindi nila ako tatanungin kung sinagot na ba kita. Bakit nga ba ayaw mo pa? 6 na taon na ako naliligaw sa'yo. Bakit? Napapagod ka na ba? Hindi ako titigil hanggat di mo sinasabi sa akin na wala akong pag-asa sa'yo. Kaya alam ko na may nararamdaman ka rin sa akin. Kasi kung wala, matagal mo na sana ako tinanggihan. Ang hindi ko alam, kung ano'y pumipigil sa'yo sa pagsagot sa akin ng oo. Natakot ka ba na masaktan kita? Marie, matagal na tayo magkakilala. Mahal na mahal kita.
hindi kita kayang saktan. Gusto lang kita maging masaya. Ayoko tanggapin yung mga yan. Mas mabuti pa sana kung ito yung rosas na lang yung binigay mo sa akin eh. Bakit? Basta, ayoko tanggapin yan. Kumanta ka nalang kagabi. Baka kung nakita ka ni Jenny na umakit ng stage, hindi ka na hiniwala yan. Tol! Uy, Tol! Ayos ka lang ba? Tol, bakit? Sakit na pa ako eh. Tuhod pa baba. Mamings! Papings! Bakit? Napano? Napano ka? Sakit ng tuhod ko eh. Na naman? Binilhan ng mga magulang ng gamot sa rayuma si Kurt. Mabilis na nawala ang sakit at pamamaga ng kanyang paa, kaya naman inakala ng pamilyang naayos na ang problema. Tol, ba't pati ako kailangan kabisaduhin to? Ikaw na naman kakanta niya kay Maria. Kabado kasi ako, Tol eh. Baka mamaya makalimutan ko yung lyrics. Sinisigurado ko na hindi ako papalpak. Alam mo kasi, Tol, itong unang beses na marinig ni Marie ang kantang ginawa ko para sa kanya. Basta, Tol, ikaw yung support ako, ha? Eh, baka naman mamaya, ikaw pa una makalimot sa lyrics. Rayuma ang sakit ko, hindi ako ulianin. Ikaw talaga. Yeng, Trina. Oh, bibisita ka kay Marie? Paalis na kami, may nakalimutan lang siya sa loob. Sandali lang to. May paparinig lang ako sa kanyang kanta. Ginawa ko para sa kanya. Naniligaw pa rin siya. Di pa pa niya alam si Carlo? Sino si Carlo? Jeff. Marie, sino si Carlo? Maniligaw ko. Plano ko na siyang sagutin, Jeff. Sasagutin? Paano ako? Paano tayo? Pasok naman kami sa loob. Jeff, I'm sorry. Pero... Hindi ko maintindihan eh. Kung ayaw mo naman pala ako, bakit pinaasa mo pa ako? Jeff, gusto kita. Pero nung araw na binigyan mo ako ng pulang rosas, doon ko nalaman na halabo pala tayong dalawa.
Masama ba na magbigay ako sa inyo ng bulaklak? Eto, pinatayo ko yung rosas. Yun yung sinabi mo sa akin. Ito yung gusto mo, di ba? Jeff, humingi ako ng sign sa Diyos. Nasabi ko, kapag may lalaking magbibigay sa akin ng pulang rosas, isa siya sa mga lalaking hindi nakatadhana sa akin. Kaya nga ayokong tagapin yung mga bulaklak na binibigay mo eh. Dahil ayokong magkatotoo yung pinagdasal ko. Sign? Naniniwala ka ba sa mga sign na yan? Kung gusto mo ako, sundin mo! Pakinggan mo kung ano yung nasa puso mo! Walang kahit anong sign ang makapagpapagbago sa nararamdaman mo! Alam ni Jeff na iyon na pala ang huling beses na makikita nilang sasayaw ang kanyang kapatid. Papings, kailangan pa ba talaga natin yung sapag-test? Di ba sabi naman yung isang doktor baka infection lang to? Eh, mabuti na rin yan para malaman natin kung bakit pabalik-balik yan sakit ng tuhod mo. Oo nga naman anak, gusto na rin namin malaman kung anong gamot ang tuloy na magpapawala dyan. Magandang umaga ho, Doc. Mr. and Mrs. Bringas, hindi ho maganda ang resulta ng tests. May osteosarcoma ho si Kurt. Isa ho ito sa pinaka-common ng klase ng cancer sa buto. Cancer ho? Sigurado ho kayo? Mr. Bringas, kailangan niya hong gamutin sa lalong madaling panahon bago pa kumalat ang cancer cell sa kanyang katawan. Kulang na kulang ang pamilya Bringas ng panggastos sa pagpapagamot kay Kurt. Kaya sa payo na rin ng doktor, ay dinala nila si Kurt sa pampublikong ospital. Putulin? Seryoso kayo? Kung gusto niyo huwag nang kumalat ang cancer sa ibang parte ng katawan niya, yun ang advisable gawin. Mas mabuting paanahon ng anak niyo kaysa naman anak niyo mismo ang sumama sa hukay. Bakit mo sinasabi yan sa harap ng pasyente mo? Hindi mo dapat yan sinasabi sa harap ng anak ko! Dahil hindi siya mamamatay! Naiintindihan mo ko, hindi mo mamamatay ang anak ko! Buti na lang pala, sumayaw na ako ng isang gabi, no? Hindi na pala yung huling sayaw ko. Ano kaya itsura ko, Tol, kapag sumayaw ako ng isa na lang pa ako? Huwag na lang kaya natin paputol to. Bawas pogey points yun, eh. Naiintindihan mo ba kung anong pwede mangyari? Kailangan putulin ang paa mo para di dumala ang cancer mo.
Paul, hindi ka pwedeng mamatay. Naintindihan ko naman lahat, Tol. Naintindihan ko na hindi na magiging pareho ang buhay ko pagkatapos nito. Naintindihan ko na... Naintindihan ko na magbabago na ang lahat. Tol, gagawin namin ni na Mamings at Papings ang lahat para mapagamot ka. Kukuha ko ng ibang trabaho, kahit ano, para makatulong sa pagpapagamot mo. Lalabanan natin to. Kurt, lalabanan natin to. Isinagawa ang operasyon pagkatapos noon upang matanggal ang binti ni Kurt at mapigilan ang pagkalat ng kanyang cancer. Kamusta ka, Jeff? Naalala ko si Kurt. Iniisip ko kung anong pwedeng mangyari sa kanya pagkatapos nito. Nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kausap or kahit ng makikinig man lang, nandito ako. Jeff, mga magulang mo. Look, nandun po sa loob. Excuse me, Mr. and Mrs. Bringas. Gusto niyo po bang iuwi yung binti niya? Ano ba gusto sabihin? Yung pinutol po na binti, baka gusto niyo pong iuwi at ipalibing. Dok, iiwan na lang po namin. Okay. Amen. Konti na lang. Ako na, ako na. Kaya ko to, kunin mo yung saklay. Kunin mo yung saklay! Kurt! Kurt, Kurt! Kunin mo yung saklay, sabi! Bilis na! Alayin na kita. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin para makatulong sa kanya. Kung pwede ko lang ibigay ang kaliwang binti ko eh. Gagawin ko yun. Kailan daw ang magsa-start yung chemotherapy niya? May hinihintay lang na resulta ng test galing sa ospital sa Maynila. Magkaibang resulta kasi lumabas dun sa una at pangalawang biopsy niya. Dun sa una, cancer sa buto ang sinasabi. Dun sa pangalawa, iba naman. Kaya yun, nag-iipon na kami ng pantustos dun sa chemo niya. Si Papings, bumalik na ulit dun sa pagta-tricycle. Pasensya ka na. Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Hindi malang kita kinamusta. Kamusta na kayo ni Carlo? Wala na kami. Matagal na kaming wala, Jeff. Hindi kami nagtagal. Saka, ang totoo niyan, namiss kita. Stage 4 na po ang cancer ng anak ninyo.
Kumalat na po kasi sa baga at atay ang sakit niya. Sa ganitong malalang kondisyon, maaring buwan na lang po ang itatagal ng buhay niya. Pero Dok, hindi ko kayo maintindihan. Pinaghintay niyo kami, ang sabi niyo, hindi niyo alam kung anong cancer meron ng anak ko. Dinuloy niyo ang chemotherapy niya na yun sana ang gagaling sa sakit niya. Tapos kaya sabihin niyo, mamamatay na ang anak namin. Pasensya na po, kasi ngayon lang din po dumating ang resulta galing Maynila. Pasensya! May pwede pa naman tayong gawin, di ba? Dok, sabihin niyo, meron pa! Pwede naman siyang sumailalim sa chemotherapy. Pero hindi ibig sabihin ito na gagaling siya. Pero pwedeng mapahaba ang buhay niya. Dok, kahit ano gagawin namin, hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Kita ka mo. Bakit ang anak ko ba? Sa takot na lalong mawala ng pag-asa si Kurt, ay nagdesisyon sina Jeff at ang mga magulang na itago sa kanya ang tungkol sa totoo niyang kalagayan. Ipinagdasal nilang magkaroon ito ng lakas upang malampasan ang chemotherapy at ang taning na binigay na sa kanyang buhay. Bata pa lang ako, itinuro sa amin nila Papings na magkaroon ng pananalig sa Diyos. Pero sa ngayong sitwasyon, ang hirap. Ang hirap ang hawakan ng pag-asa. Jeff, humingi ka ng tulong sa Diyos. Humingi ka ng senyales na mabubuti pa ang kondisyon ni Kurt. Alam mo ako, ganun yung ginagawa ko. Pag hindi ako sigurado sa gagawin ko, o pag hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, ipinapasadyos ko ang desisyon. Tulad ng paniligaw ko sa'yo. Jeff, sana naiintindihan mo ako. Lumaki tayo ng magkasama. Mula pagkabata, tinutulak na tayo ng mga magulang natin sa isa't isa. Paano ako masisigurado kung totoo yung nararamdaman ko sa'yo? O nararamdaman ko lang yun dahil yun ang gusto ng mga tao sa paligid natin? Kahit anong mangyari, papasok at papasok ang alinlangan sa isip mo. Pero kung mahal mo talaga isang tao, mamahalin mo siya sa kabila ng lahat ng mga yun. Marie, hihintayin kita. Hihintayin ko hanggang maging sigurado ka sa akin. Kahina. Para itago niyo sa akin ang katotohanan na mamamatay na ako, ha? Kung hindi ko palarik sa mga doktor dito, hahayaan niyo akong malagutan ng hininga na hindi ako handa. Kurt, hindi mo naiintindihan. Sa bagay. Ano ba dapat ikahanda ko? Ano ba dapat ikahinayang, ha? Kahit kailan naman wala akong kwenta, di ba? Kahit kailan naman wala akong lakas sa loob. Wala akong galing, wala ko ng lahat, wala ko ng lahat, di ba? Bakit ba kayo niyo kaya mamatay? Hindi totoo yan! Kaya niyo wala akong mamatay! Hindi totoo yan! Kaya sa kumatay!
Gusto ko na mamatay! Kurt! Ano ba? Hindi ako papayag naririnig mo! Hindi ako papayag! Hindi ko mamatay! Gusto ko mamatay! Alam! Gusto ko mamatay! Tulungan niyo po ang kapatid ko. Nakikiusap po ako. Ano ba ang kailangan kong gawin? Ano ang kailangan kong ibigay na kapatid? Kahit ano ho. Kahit pa ang pinaka-importante sa akin. Kahit pa si Marie. Isusuko ko siya sa inyo. Iligtas sila ang buhay ng kapatid ko. Kahit ano, magmamakaawa ho ako. Pasensya ka na. Epekto ng chemotherapy. Ayaw rin makakita ng ibang tao ni Kurt. Okay lang. Jeff, sa totoo lang, hindi lang yung pagkumusta kay Kurt yung pinunta ko dito eh. Alam mo, ilang araw ko na rin pinag-iisipan yung huling usapan natin. Marie. Tama ka eh. Kung may nararamdaman ako para sa'yo, dapat pakinggan ko yun. Kahit ano pang sinasabi ng utak ko o ng ibang tao, yun lang ang dapat na pakinggan ko. At nandito ako ngayon para sabihin sa'yo na... Baka hindi na muna ako pwede makipag-usap sa'yo. Alam mo kung ano yung sitwasyon namin kay Kurt. Kailangan ni ng mamings at papings tulong ko. Mapupunta lahat ng panahon ko para sa kapatid ko. Oo nga, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng magkita, di ba? Yun ang sinusubukan ko sabihin. Sa nangyayari ngayon sa pamilya ko, wala na akong panahon para sa ibang bagay. Kahit para sa akin, hindi ako. Sige, mauna na ako. Iyon ang pinakamasakit na sandali sa buhay ni Jeff. Ang panuoring lumayo sa kanya ang babaeng pinakamamahal. Pero determinado siyang panindigan ang naging dasal niya sa Diyos. Maligtas lang ang buhay ni Kurt. Gustong bumisita dito ni Jenny. Gusto ko niya makita. Sabihin mo, wag nala. Gusto ko lang nakamustahin. Ayaw mo ba yun? Tol, maganda rin na may makita ka na ibang tao. Halos di ka na lumalabas sa kwartong ito. Para ano pa, ha? Para makita nila to? Ito? Ba't ba hindi mo maintindihan ang gusto ko lang mamatay ng tahimik? Bakit ba ayaw mo ako tigilan, ha? Tol, lumabang ka naman! Lumalabang kami para sa'yo! Sana lumabang ka naman! Madali mo na sasabi yan kasi wala ka nito. Oo, hindi ako! Pero sa tuwing nanghihina ka, sa tuwing nakikita kita nasasaktan, parang sinasaktan na rin ako eh.
Lord. Kung kaya ko lang kunin yung pwesto mo eh. Gagawin ko yun, Tol. Sa tingin mo, hindi ko kaya gawin yun. Kung kaya ko talikuran ng babaeng mahal ko. Talikuran? Si Marie, anong ibig mo sabihin? Ha, Tol, anong ibig mo sabihin? Ganun na ako kadesperado, Tol. Pinangako ko sa Diyos. Lalayuan ko si Marie. Iligtas ka lang niya. At sa tingin mo, ano mapapala mo dun? Hindi ko sinabing gawin mo yun. Tol, ginawa ko yun kasi mahal kita. Gagawin ko lahat. Gumaling ka lang. Tol, ganun kakahalaga sa akin. Ganun kakahalaga sa amin lahat. Tol, sana lumabang ka. Mahalin mo sarili mo. Kasi madami nagmamahal sa'yo. Hindi kami papayag na susuko ka na lang. Kakayanin ko na ho. Lalaban na ako. Para sa inyo. Dahil mahal ko rin kayo. Akala ko hindi na ako makakita ng ganito kaganda. Pero ilang panahon na lumipas, nandito pa rin ako. Nakabilib talaga ang Diyos, no? Pero Tol, naiiniwala ka ba talaga na kailangan ng kapalit ng Diyos para lang pakinggan ang dasal mo? Hindi, Tol. Alam ko, na hindi siya ganong klaseng Diyos. Desperado lang talaga ako, Tol. Kaya naisipan kong gawin yun. Uy, ba't di mo ba balikan si Marie? Tol, pwede pang bawiin lahat ng ginawa mo. May natutunan ako sa lahat ng to, Tol. Ang pagmamahal, hindi yan umaas sa mga signs. Sa kapalaran. Minsan, ang pagmamahal, sa pamilya man, sa babae, o sa sarili. Desisyon yan. Na kahit ano pang hadlang, kahit gaano pa kahirap, gagawin mo yun. Kasi ganun mo kamahal isang tao.
Si Marie. Lagi siya nakakahanap ng dahilan para hindi mag-decision sa akin. Ibig sabihin lang nun, Tol, hindi ganun kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Hindi kami para sa isa't isa. Pero masakit pa rin, ano? Oo. Sobrang sakit, Tol. Alam mo, hindi ko alam kung malalagpas ako ba talaga itong sakit ko. Pero sa bawat araw na dumadaan sa akin, pinapahalagaan ko na yun. Gusto kong gawin yung mga hindi ko pa nagagawa noon eh. Gusto kong gawin lahat. Yung mga takot akong gawin noon, Tol, gusto ko nang kumanta. Gusto ko na kumanta na parang walang bukas. Kahit sa harapan pa na maraming tao, ang dami kong dahilan para mabuhay, Tol. Ikaw, kay ni Mamings at Papings, kaya yung dahilan ko para lumaban at magsumuko sa buhay ko. At Tol, maraming salamat, ha. Sa ngayon ay patuloy ang laban ni Kurt sa kanyang sakit. Umaasa at nagdarasal sina Jeff at ang kanyang mga magulang na matagal pa nila itong makapiling. Alam ng magkapatid na Jeff at Kurt na basta't matatag ang suporta at pagmamahal nila sa isa't isa, ay malalampasan nila ang kahit anong hirap ng pagsubok. Pinatotoo ng kwento nina Jeff at Kurt na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay nasusukat sa kakayahan nating kusang gumawa ng sakripisyo para sa kaligayahan at kaligtasan ng iba. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi, mga kapamilya.